pansit ba to? Uy! Ayan na nga! Ay, talaga naman! O, di ba? Sino po rito ang nakakaalam kung saan galing itong dish na ito? Pansit ba to? Susunod nating dish ay eto, ha? Ah, paborito ko rin to! Paborito ko rin to! Kasarap-sarap nito! Bicol Express! O, sa pangalan pa lang! Alam nyo na! Alam nyo na kung saan galing ito. Ayan, Bicol Express. May Bicol Express tayo. Ayan o, ayan. Kung ano ba, ano ba, ano ba. May palaing tayo. Hindi pwedeng mawala ang laing. O, diba? Tingnan nyo. Mayroon tayong palaing. Ha, bibigay ko sa inyo yung laing. Eto, okay. Lagay natin ang laing na merong pa. Naku, talaga naman. Alam nyo naman kasi ang Bicol ay na talaga napakagaling pagdating sa ano, sa maanghang na putahe. Ayan, okay. Bigay ho namin sa inyo ang laing. Ayan. Meron tayong pansit ba to? Ah, oh, pansit ba to? Kanino ba? Ayan, sa'yo. Pansit ba to? Meron tayo ngayon. Bicol Express. Ah, sarap. At meron tayong, ah, ayan, eto, laing. Ay, kailangan ko na iserve ito doon sa ating kasama ngayon. Ha, sana hindi ko malaglag na. Ha, dito tayo. Ayan naman! Kasi siya po ay pinag-ano muna natin. Pinag-time off muna natin. Okay? Eto na. Good morning! Siya po ang ating makakaagahan natin ngayong umagang ito. Kanina pa siya gising. No, kaya ho kaya tayo muna yung nag-serve para sa kanya. Anong oras ba kayo gumising, Ate Mercy? 3 a.m. po. 3 a.m. Okay, ang buong pangalan po ni Ate Mercy ay Mercy Bermas Ebriega. Ayan. At kayo ay Tubong Bicol. Apo. Oo, Tubong Bicol. Kaya kita nyo naman, yung kanilang inahain dito, lahat galing sa inyong lugar. Apo. Ito ba'y sarili niyong recipe? Opo, ma'am. Bali, ito po talaga yung recipe na galing Bicol. Mm-hmm. Dinala lang po namin dito sa Maynila. Oo nga! Diba? At kumusta ang mga reaksyon ng inyong mga suki rito? Kadalasan po, ang nagiging customer po namin halos Bicol kasi nakalagay nga po Bicol. Oo! Talaga! Pinagmamalaki nyo, no? Yung lugar ninyo. Okay. At syempre, sabi ko nga, parang ang agi-aga mong gumigising, kakain muna tayo, ha? Syempre, magkaagahan tayo yung mental karatinidor, ha, pagsaluhan natin itong inyong iniluto ngayong araw na ito. At lagi, syempre, pag ganitong mga karinderya, fresh na fresh ang inyong mga niluluto, no? Bagong-bago lagi, ha, di ba? Anong oras kayo nag-uumpisang magtrabaho dito sa inyong kainan? Mga 1 a.m. po, namamalengke na po kami. 1 a.m.? Okay, saan naman kayong namamalengke niya? Minsan po sa Balintawak. Oo, kasi mas mula doon ang mga ano, mas mula doon. Sino ang namamalengke? Kayo rin ba namamalengke? Ako. Hala, wala mo nang tulog. Ayun, nakumain ka muna. Magagahan ka muna na niluto nyo rin. Okay, pero ang kagandahan daw po nito, Ate Mercy, hindi lang ikaw ang nagluluto or nagtumatao dito sa inyong tindahan. Apo, pagkwento naman sa amin, sino ba ang mga ano nyo rito? Sino ba ang mga kasama nyo rito? Bali, dalawa po kami ng kapatid ko. Tapos yung asawa niya at yung asawa ko din po. So, bali kami po yung tulong-tulong kayo. Ito ba yung nararenta nyo, yung pwesto nyo? Apo. Ayan, sino ba to? Ito, Ate Regelde, papakita na ho natin sa inyo dito ha, para ihain mo sa atin. Ito ang kanilang mga inihahain dito. Isa-isahin mo natin, Ate Mercy. Ito ba itong ano tawag dito, Ate Mercy? Bali, ito po yung pansit bato. Ayan, pansit bato. Okay, Ate Regelde. Regelde, okay, sunod. Ito, pareho lang po silang pansit bato. Ito lang po yung may sabaw. May kasi, sabaw! Ayan, may sabaw na pansit bato. Tapos itong isang yan. Yun, yung express. Yung binabayaran ng mga customer. At yung isa ay ano yan? Oh, di ba? Ayan siya. Yung ating laing. Okay, anong pinaka-paborito mo dito, ate? Halos lahat po, mami. Kasi... Talaga? Ito sa gulay, uh-huh. Tapos sa pork laban po. Tapos ito, kadalasan po pang merienda at almusal. Anong best seller niyo? Pinapapansin niyo dito, pinaka-best seller niyo na talaga namang tuwang-tuwa yung inyong mga customer. Ano yung pinaka-laging nauubos? Halos lahat, ma'am, kasi ito, Bicol, yun po yung pinipili nila lagi. Tapos yung gulay, din kapag may isda po kami, yun po yung pang-partner nila. Woo! Ang-anghang! Masaya! Ganyan din ka-anghang ang gusto ninyong mangyari dito sa ginagawa niyo sa araw-araw. Opo. So, 1
Eh, yung kang gumigising, nagluluto kayo ng anong oras? At sinong nagluluto? Mga 2 po or 3, nag-start na po kami. Magluto? Apo. Ang mister mo ang nagluluto? Apo. Ilan ang niluluto niyang putahe? Sa ngayon, ma'am, kasi bago lang po kami. Hindi, so, kumain ka rin! Kumain mo! Ang halos, naluluto lang po namin. Yung mga galing dito lang po talaga. Oo, yun lang talaga muna. No? Okay. Talagang, kumbaga, pinapakilala niyo muna yung inyong mga bestseller. Okay. Ayan, at syempre, galing mo sila ng Bicol, nagdesisyon kayong pumunta rito sa Maynila. Okay. Bakit po kayo nagdesisyon na pumunta rito? Nung graduate po kami, nung college, dito po kasi kayo magtatrabaho, ma'am. Tapos, bali, nag-work po ako sa Makati. Tapos, parang naisipan po namin na at least magkaroon ng extra income po. So, yun, naisipan po namin tumayo ng ganito po, mga kainan. Naisipan nyo lang? Opo. Malapit lang kayo dito nakatira? Or? Medyo malapit lang po. Okay. Sa Tawid lang. May idea na ba kayo sa pagtitinda, dati pa ba? Or ngayon lang kayo nag-start ng ganitong klase ng pag-business? Sa probinsya po kasi meron po kaming kainan din, ganito. Naisipan pa namin na dalhin siya dito, naganda rin po yung mga luto. Yung recipe na to sa mga nanay nyo ba to, tatay nyo, si mister nyo talagang dati pa naluluto na nitong mga putahe ninyo? Sa ano po, sa family din po namin. Kasi yung nanay at tatay pa namin, ganun din po, nagluluto sila. Nagluluto, nagtitinda rin ang ulam? Opo. Ay, talaga naman pala. Siyempre, ang gusto naming malaman, kumusta na ang kita ni Donay, Ate Mercy, ng inyong business na ito? Sa ngayon po, hindi pa siya ganun kalaki kasi bago lang po kami. Pero tingin po naman namin kapag medyo nakilala na po yung mga tinatry po nila na may iba naman daw po. Okay. Alam niyo na pa si natin, pamilya, buong pamilya kayong magtutulong-tulong. Yun ba yung sekreto ng inyong business, kaya kayo matatag? Ako. Bakit nag-decide kayo na magsama-sama? Kasi sinasabi nila, ang hirap ng mga ng pamilya magkasama sa isang business, ha? Tapos, posibleng mag-away, di ba? Posibleng hindi magkasundo. Paano ang pagdidesisyon ng ginagawa ninyo? Bali, yung kapatid ko po kasi, magkasundo naman po talaga kami. Dati pa? Ng bata pa kami. Tapos, parang, yun na po yung pangarap namin, magkaroon kami ng business. Tapos yun, yun nga po. Sibig sabihin, yung kita nito, hati talaga kayong hating kapatid din. Apo. Ooooooy! Dalawa lang ba kayong magkakapatid? Hindi naman po. Sa ngayon, 8 po talaga kami. 8! Oo! Tapos, nasaan yung 6 yung kapatid? Nasa probinsya po. Lahat sila. Tapos, anong balak mo? Kuya ko po. Pagba ito, lumaki. Ano ba, kukunin nyo na rin sila? Paano ang balak mo? Parang ganun po yung plano namin kasi parang kami na lang po yung tulong-tulong. Okay. Gusto kong malaman, madali ba yung growing up ninyo nung bata kayo? Madali ba? Madali po siya, ma'am. Kasi dahil nga po madami kaming magkakapatid, so parang kahit sa pag-aaral, mahirap po talaga. So kaya pinangarap po namin na pag nakapagtapos kami, maghahanap kami ng magandang trabaho at kung magkakaroon man ng pagkakataon, bigyan ng business, ganyan po. Sabi po nga parang nahirapan kayo sa pag-aaral. Anong ibig mo sabihin? Mayroon bang hindi nakapag-aaral? May nakapag-aaral? Paano ba? Opo, parang ganun po. Kasi yung halimbawa, yung panganay po, tapos na po siya, halimbawa, elementary. Tapos yung isa naman po susunod na. So parang hindi po kami pwedeng sabay-sabay. So kailangan po yung iba muna magtatrabaho. Bakit pinilit ng mga magulang nyo na makapag-aral kayo? Parang mahirap po kasi yung parang sabi niya, ito lang yung may papamana namin sa inyo, yung pag-aaral. Paano kayo nila binubuhay ng nanay? Shout out, paano pangalan ng nanay mo? Batiin mo sa sa salita ninyo. Hello, ma. Yan, nakawitin. Rose po, Rosa. Rose, tsaka sino? Yung tatay ko po kasi kaka, lang po. Okay. Sorry to hear that. Okay. So, paano kayo lumalaki? Baka bata, farmer po kasi sila. So, nung bata pa kami, kailangan po sa umaga, pag wala po kami pasok, tumutulong po talaga kami sa bukid, yung ganun po. Kaya, alam namin kung gano'n po sila nahirapan na mapalaki po kami. Kaya sinisikap din po namin na kahit pa paano, may iangat din po namin yung sarili namin. Sabi mo nga mahirap eh. Ano yung
yung nagpupush sa inyong magkakapatid noon? Kasi sigurado ako, nahirapan kayo. Posible hindi rin kayo nakakakain sa isang araw. May ganun, di ba? Ganun po talaga yung buhay. Ano yung nagpupush sa inyo para magpatuloy? Para hindi bumigay? Lagi po kasi ina-advise sa amin ng parents namin na mahirap yung walang pinag-aralan. Kasi kami, mahirap na parang yun lang yung magagawa nilang tulong sa amin. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi ano, mahirap yung buhay. Mm-hmm. So kailangan po mag-aral po talaga kami ng mabuti at nakapagtapos. Para kahit pa paano, hindi pa kami mahirap. Lahat ba kayo nakatapos? Yung iba po, bali, hindi po lahat, ma'am. Hindi po lahat. Opo. Pero ano yung ginagawa niyo magkakapatid ngayon para tutulungan ang isa't isa? Tagtutulungan po kami, ayun, gagawin po nito. Uh-huh. Parang plano po namin na kapag medyo lumago na po ito, uh-huh, pwede po kami maghanapan ng ibang... makakatulong ninyo rito. Opo. Pwede na po namin silang kunin. Kunin. Opo. Diba? Yan talaga yun! Hindi, walang iwanan. Alam nga, kahit na nandito kayo, ang iniisip nyo pa rin yung pamilya nyo sa probinsya. Ano ang mensahe ninyo sa mga kababayan natin na kagaya mo, na kagaya ng pamilya nyo, na akala dito na lang ang magiging buhay ba nila? Parang hindi naaangat. Siguro po, wag lang po kayong mawala ng pag-asa kasi minsan, isip po natin na pag mahirap na tayo, ay hindi ko kayang mag-aral or kailangan mo din po ng diskarte kasi po. So, ayun, kailangan lang po ang sipag, tiyaga at diskarte lang po talaga sa buhay. Mm-hmm. Yun talaga ang ano susi. Okay. No, para mapagtagumpayan nyo ang lahat. Tsaka walang iwanan. Walang iwanan. Anong mensahe mo sa nanay mo? Nanay Rose! Saling kwan nyo. Aram ko, naghihiling ka dyan, ma. Kasi gusto mo kami mahiling digli. So, sana maugma ka na hiling mo kami digli. Kailangan mo lang ingat ang permi ang sadiri mo para iribahan kita aram kay ni na maugma na nahiling kung paano kita unti-unti kahit pa paano, ma'am. Unti-unting may nakita pong mapagkakakitaan na kagaya po nito. Gusto kong malaman nung nag-decide kayong pumunta dito sa Maynila at umpisahan niyo yung business na to. Anong naging mensahe sa'yo ng nanay? Noong una po kasi hindi pa po namin kinukwento sa kanya para isa-surprise lang din po namin siya. So, pupunta po sila bukas. Makakita po nila, ma'am, kasi bago lang po yung ang saya! Yun na yung pinaka-parang regalo nyo sa nanay nyo. Kasi yun din po yung pangarap niya na meron kaming ganito. Oh, she must be so proud of you guys sa mga sabong sa inyong magkakapatid at sa inyong pamilya. Naku, mapasukin ka natin na sa nito yung asawa mo tsaka si ano, si Ate Rizal. Dali kayo rito. Silang mag-asawa. Halika. Sino pa? Halika kayo rito. Ito po yung kanilang... Ito ha. Ito makikita nyo. Mapapansin nyo. Yung aga. Kuya Tone, yung asawa ko. Asawa ni Richelda. At yung asawa ko po. Ayan! The Fantastic Four! Mahusay kayo! Maraming salamat, Ate Mercy, sa pagpapapasok nyo sa amin dito sa inyong tindahan na ito. Papabigay sa amin ang ating agahan today. Maraming salamat. Again, Ate Richelda, thank you, ha? Mga pogi. Fighting! Net 25. This is Love and New Verbo for more Love to the Pet and Arafang updates. Just click the subscribe button and follow us on our Net 25 social media pages at Net 25 TV and Net 25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.